Recording. Intro. In the 1, 2, 3. Oh yeah, this is the Powerful Comics Man, Gerald Dorado, and Chris Bagula Podcast. Magandang hapon. Wait, magandang ano kanina? UFC 290 p.m. Ano, UFC 290. Sino nanalo? Oh, sino nanalo? This is So Sound Podcast. Ang main event is Volkanovski versus Yair Rodriguez. At nanalo si Volkanovski. Hindi ganoon ka ano eh, ka-competitive. Tapos pero magandang laban yung Duplessis versus ano, versus Adesanya. At saka yung sino ba natalo noon, si ano yung dating si, champion ano, Whittaker. Oh, Whittaker. Robert Whittaker. Oh, ginulpi siya eh. Banggitin na rin natin si Brandon Moreno versus ano, sino ba yon, yung Mexican si Pantoja, smiling face. Oh, by the way, meron tayong guest today. Yan. Ang aking good friend na si Lodrick Ibarra. Yes, sir. What's up? Yan. So, guys, it's been a long time. Tama, kung nanonood kayo ng Chris Bagula Podcast, nag-guest ko na siya. Matagal na dapat ako nag-guest okay, dito, pero ngayon lang tayo nagkaroon ng oras. Yes. Okay, so we've been planning this episode for a while, and tonight is the night na kasama natin si Lods. And speaking of Lodrick, yung kanyang business. Ito ang kanyang ang kanyang pakape, may pakape. May pakape lang, pakape. Ano siya? Kape Ibarra, di ba? Kape lang ang kape, oh, Kape Ibarra. Kape Ibarra. Kape Ibarra. Nasaan ba yung Kape Ibarra? Ito'y nasa Valenzuela City. Valenzuela. Okay. Arbor Town, Genti. Yun, saktong-sakto. Yun. Teka, anong paano natin gagawin ito? Didiretso na ba tayo sa ating... Kasi ito, si Lodrick kasi, kaya namin siya Guinness, isa rin siyang fan ng podcast. Correct. So, in-introduce ko si Lodrick sa aking co-host na si Gerald Dorado kasi gusto namin gumawa ng isang samahan. Yeah. Samahan yeah. ng mga podcasters maganda. Ng Pilipinas. Di ba? Di ba? Oh. SBP. Oo nga. Well... Pero nagpa-podcast ka na. Hindi, first time ko mag-podcast as guesting kay Chris. Pero hindi pa ako nagpa-podcast ever since. Pero matagal na ako nag-listen sa podcast. Anong klaseng podcast ang gagawin mo? Eventually? Yeah, eventually. More on, parang ano rin. Wala masyadong topic eh. Sinong template mo na? Template ko most likely Joe Rogan. Joe Rogan din. Joe Rogan talaga. Joe Rogan naman. Kita mo. So same na same ano kami. Ano kasi siya eh. Conversationalist kasi siya talaga. Magaling talaga siya. Without topics eh. So mag-guest ka rin? Eventually. Guesting din. Mahirap mag-isa eh. Feel ko mahirap makipag-usap mag-isa sa ano eh. Kausapin na sa ano ba, Lods? Nung pinapanood ko si Jay, kasi isa siya sa mga OG na podcaster sa Pilipinas eh. Parang ano, KBP. Pinapanood ko siya nung wala pa siyang guest. Mag-isa lang talaga siya. Oh. And talaga mukha kang tanga minsan na kinakausap mo yung imaginary audience mo. Oh. And may opinion din kasi ako dyan. Honestly, marami na rin ako napapanood na podcast na merong silang guesting, tas meron din silang solo lang. Oh. So for example, sila Tio Von, sila Chris D'Elia. Yung mga solo kasi nila, hindi ko pinapanood eh. Hindi ko talaga siya ma-resonate eh. Kumbaga parang nakikipag-usap siya, parang walang balik eh. Oh, tas meron namang podcast na sanay kang makita silang duo. Ngayon pag nag-solo yung isa, parang ang awkward tignan. Like si Brian Callen sa kasi Brendan Schaub sa Tifa TK. Nung nagsosolo na si Brian, kasi akala ko mas better siguro pag si Brian na mag-isa, no? Hindi niya kasama si Brendan. Mm-hmm. Pero ano, hindi siya na-enhance kagaya nung pag magkasama silang dalawa. Iba yan, meron talagang ano eh, meron talagang value yung may kasagutan ka. Correct. At saka hindi lang basta-basta kung sino-sino lang. Kailangan meron kayong meron common na ano eh, na style at saka ano, katulad ng si Chris Bagula. Yan. Meron tayong ano, camera. Para kayong nag-sync up. Meron tayong kumbaga magkakaroon ng ano bang tawag doon? Ramdam. Meron kang timpla. Diba? Tama. Yan. Na hindi mo maipaliwanag kung ano eh. Parang hindi mo soulmate ba yan, Jay? Ang tawag. Basta Ako ba ang yung... Teka, mag-i-sync na rin ako para kabilang ako sa inyong
Bromance. Speaking of soulmate, Lodic, marami kasi nagtatanong sa group chat at sa mga podcast ko noon kung single ka pa rin ba? Aba. Kasi sa last episode natin, usapang puso yung napag-usapan eh. Ah, talaga. So are you still available? Available and ready to mingle. Oh. Available. Grabe. Na, available tayo. Teka, di nakita, ulitin mo. Available. Kasi, yan. Lingid sa inyong kalaman, si Lodric, bukod sa pagiging entrepreneur, ay isang surfer. Surfer? Wow. Grabe ka naman. Nag-surf yan sa Lawan yun. Hey, hobby lang, hobby. Hobby yan, o, diba? Hobby lang. Kung gusto nyo ng, mga, anong ba, pag nakilala mo si Mimi, ha, ikaw, kasi gusto nyo may pera. Oo, gusto niya may pera, bawal may pera doon, o. Pag wala kang pera, hindi ka, dobra kay Mimi. Sinabi ni Mimi yan, kinami. Nako. Oh, speaking of pera, itong topic natin ngayon about grind set mindset. Ayan, tama. Itong si Paulul at si Ato. Ato. Ayan. Actually, hindi kay Paulul at kay Ato nag-umpisa itong grind set mindset na ito. Nagsimula ito dito sa ito, makikihiram tayo ng video kay Nico David. Ayan. Nico David, kailangan na tayo ng malabong. Nico David, tagal ka nang tinatawag dito. Si parang Nico David. Pero ano siya, itong si Nico David kasi, meron na siyang video na ginawa. Oh. So, hindi natin na iisa-isa yung mga... Baka copyright mo kami, Nico David, ha? Hindi naman, parang hindi naman natin, gagawa tayo ng ibang... Ay, bakit naging 2 ito? Balik tayo. Naku, nahulog ko yung aking camera. Nahulog ang camera. Sige lang. Gawin mo muna yan. Gagawin so, itong nagbigay na ng komentaryo si Nico David at kung sino-sino pa na mga ibang mga YouTubers. Nakikisaw-saw. Nahuli nga tayo dahil hindi tayo nakakapag-live. Pero... ipapangako ko sa inyo na busy kasi kami sa iba, work. Iba yung take natin dyan. Dito tama. Dito sa usapin na ito. Lalo na kasama namin ng isang batikang entrepreneur na talagang grindset mindset. The real deal. Mm. Okay. Etong nagsimula ang lahat dito sa kung sino ba tong anong basahin mo? Sino 'yan? Sino ba 'to? Lakayan natin. Anong pangalan ng hype na 'yan? Be productive. Ito yung yan yung boy. Ano no? Kenty.bestboy. Kenty. Kenty.bestboy. Okay, so meron siyang pakinggan natin ba? Kamukha siya ni Mimi Ye. Oh, hindi ko alam kung pakinggan natin. Sige, kung ano siyang kung anong sinasabi ng batang ito. Makuha nga Gen Z. Mga natin. Gen Z very opinionated Pilosopia talaga, no? Oh, hindi. Mr. Kent. Yeah. During the rest, ginigilty po sarili mo for wasting your time because you're not doing anything. Iniisip mo na you could have used the time to be productive instead of resting. O saan yung rest dun? Physically, you're not doing anything, yes, but your mental energy, it's running. Kaya next time, if mag-rest ka, fully commit to it. Watch a movie, do video games, and stop thinking about your tasks kasi it's gonna stress you out. And that's the reason why pagod ka, kasi stress ka, kasi you're always thinking about the things you should be doing. Saan yung rest dun? Okay. So, mga kamat... Yun ang nag-umpisa. Expert. Doon na nagkomento itong ato. Actually, hindi sikat na pala itong ato na ito. Hindi ko... sikat. Parang ano yata yan. May mga yan, followers na rin siya. Doon yung isa kang co-worker ko eh. Pinakita pa yung video niyan sa akin. Before pa ng... ano nila, trend nila? Before pa ng trend na to. Kasi meron kaming episode with Real Talk Darbs. And kinumpera niya yung ato. Kay TikTok Darbs? Kay Safe Talk Darbs daw. Pero mas real talk daw tong ato. Sabi ko, nung nakita ko, po, buha ka nang ina, parehas lang sila. Hindi, mamaya ako magbibigay ng kay ato, ng aking kuro-kuro. Pero hindi ko pa siya kilala kasi. Tapos ngayon, again, these are... sa itsura pa lang, mukhang wala pang 25 ata. Mukha siyang rapper. Kamukha siya nung sino yung mabilis mag-rap. Para siyang flip-topper. Si Smuglas. Hawig siya si Smuglas. Pwede. Kawig niya ito si Smuglas. Pero tingin mo, ilang taon na itong ato na ito? Wala pang 25 siguro. O, di ba mukhang ganun eh. 25 to 30. Pwede. 25 to 30, tingin mo. Siguro 30 yung baseline. Pero itong Kenty, mukhang mukhang bata pa talaga. Siguro teen, di ba? I don't think so. Hindi naman teen. Pero ang punto ko ay bata pa sila. Okay. So, teka, ba't nawala yung... Pero mag-share na ako ng konting input. Sige. Yung mga kabataan ngayon,
ganyan sila mag-isip. Ano ba may nakausap akong kliyente ko? Sabi niya sa akin, I may be 17, but doon sa school, nung inano ako, parang tines daw, yung IQ niya, EQ, is like a 40-year-old. Mm. Talaga. 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 Okay. So, ano, ganun din sila mag-isip. Paano yung malaman? May test daw eh. Okay. Dahan-dahanin natin. Ang mga nanonood din ng podcast. Oh. Baka mamaya hindi na magpa-training sa akin yan. Shout out sa iyo. Oh. Pero kung ganun yung sabi, hindi na, sinabi lang naman pero sa akin. Pero sinabi niya sa akin, pero I don't disagree. Parang okay, sige, sabi, diba? Pero... Kung yun ang sinabi nung kung sino mo... Alam mo, sabi ko sa kanya, diba? So ibig sabihin, parehas tayo mag-isip kasi ako 39. Mm-hmm. So may mga bagay ka na parehas lang nung sa akin. Mga experiences mo na experience sa buhay na parehas sa akin. Siguro, ano, bystander siguro. Oo, kumbaga naranasan mo rin makipag-threesome. Ganon. Alam mo yun? Hindi, ang ibig sabihin siguro nun is yung mental capacity to analyze things. Oo, pwede. Pero pwede. Ilang taon siya? 20? 17. Okay, ito pa lang. Doon pa lang sa 17 niya, ang isang thing kasi, biologically speaking, our studies have shown that the human brain does not fully mature until 25. So doon pa lang, so baka maging 70 years old na siya, magiging 25 na. Utak niya 75 years old. Feeling ko niloloko na siya ng institusyon niya. Hindi, pero kung yun lang. Pero pwede, maaari. Kasi parang pang... Yeah, why not? Alam mo ba yung Valenzuela, ano ba yun? Mathematics school, something? Oh, parang science school? Oh, doon siya nag-aaral eh. Okay. Well, hindi ka... For sure, may talino siya. Mm-hmm. Pero siguro, iba yung cognitive function ng brain. Ayan. To experience. Iba ang maituturo talaga ng experience. Pero ang point ko kasi, yung mga kabataan ngayon, meron na silang yabang. Kasi ang daming information out there eh. So, diba sa YouTube, sa mga studies. So parang gets ko kung saan siya nagagaya na parang, okay, mas pwedeng mas alam ko pa to kaya sa'yo kasi ito kaya ko i-research eh. Oo. Pwede ganun. Self-righteous sila, parang ganun. Hindi naman self-righteous. Parang meron siyang mga alam na hindi ko alam eh. Na parang pwede niya akong i-educate about it. Okay. And dahil doon meron siyang confidence sa sabihin na parang ganun din yung wavelength. Does it mean na dapat sabihin niya na mas better siya sa'yo? Hindi naman niya sinasabi siguro yun. Hindi naman niya yung sinasabi. Parang basta... Yung the way lang siya mag-isip, parang same lang as a 40-year-old. I'm taking it as he took a test and the result says... Agree. I think yun pala. Parang ganun. Pero at first, parang ano, nung sinasabi sa akin, parang ano eh. Yung, alam mo yung gusto mong, hindi na totoo yun. Mas, anong parang yung experience? Well, pero nung talagang pinakinggan ko siya, okay, gets... academic wise siguro tas yung pag that's IQ yung pag pag intake saka siguro EQ din yung pag intake ng mga ng information sa emotions. Okay, ito ayan, ayan. Kasi ano yun natin yung since na touch natin to iba rin kasi 'di ba napag-uusapan natin dito yung impact ng technology 'di ba so yung bata nung bata kasi tayo wala pa tayong ganun eh 'di ba so hindi pa ganun ka-stimulated ang utak natin about information. Kung nauso yung internet, yung pag-google, gumanda lang yung internet sa atin, mga 2008 na eh, di ba? Mga ganun, late 2000s na eh. So, pero itong mga batang to, lalo na yung mga bagong, yung mga pinanganak ng 2010s, di ba? So, they, as early as 2-3 years old, may access nila sa Google, may marunong na silang mag, they know how to operate an iPad already. Diba? At a very young age, toddlers pa lang, marunong na sila. Mm. So, for sure, makaka-apekto yun sa pagpa-progress ng brain nila eh, na hindi, that we did not experience when we were toddlers. Tama. So, let's see kung anong, so it's very, ano eh, it's very, hindi mo malalaman kung anong epekto nito sa mga tao in the future. Mm-mm. Kasi, diba, these will be different kinds of humans. Parang example, sila Elon Musk and Mark Zuckerberg. Who would have thought na parang you can be a billionaire from an app? No. Siguro nung 60s, parang app? Ano ba yung app? Application? No. Yayaman ka ba dyan? Diba, yayaman ka lang pag mayroon kang negosyong restaurant or apartment. Okay. Diba? So, the point is, we are yet to find out what kind of human beings will these technologies
produce uh-huh. in the future. So mm-hmm. we have mga siguro by mga 15 to 20 years makikita natin yung ano eh kung gaano sila kakulul, kung corrupted ba sila, kung it will be for the better or the worse. Tama. Mm-hmm. Anyway, and even ito bro, itong name oh. itong si Kenty Boyce, 'di ba? Okay. Parang masikat pa nga siya kaysa kay Dick Israel ngayon. Sino ba si Dick Israel? Yung ano, kontrabida. Ah, si ano, mga goons. Goons nung araw yung book. Bakit man nila banggit si Dick Israel? Kasi parang artista kasi siya. And binibago ng mga batang YouTubers yung ano, yung diaspora. Fame. Yung diaspora ng fame and pagiging celebrity. Ngayon, ito, it's a Kenty boy. Celebrity na yan eh. Anyway, balik tayo sa paksa ng ating gabi. Okay. Itong pinag-aawayan nila dahil itong, yan, napakinggan natin yung sinabi ni Kenty. No? Basically, pasimplehin na lang natin. Meron siyang, ang punto niya ay kung magpapahinga ka, pagod ka, ano mo yung sarili mo na, iset mo yung sarili mo, na nagpapahinga ka. Huwag ka nang magpa-distract. Nagpapahinga ka nga eh. Diba yun lang naman ang punto niya eh. Napaka-simple lang, diba? Kung naka-schedule kang magpahinga ngayon, eh di magpahinga ka, huwag ka na munang magpa-stress. Oo. Hindi naman niya sinabi na ano eh, na kalimutan mo lahat ang bagay. Yung diba? Responsibilidad mo. Oo, na parang, basta sinasabi niya, sa oras ng pahinga, bigyan mo ng oras ang sarili mo para, kumbaga, hindi man 100, siguro 100% na nagpapahinga ka. Oo, tama. Nakafocus ka sa pagpapahinga. Oo. Yun lang, di ba? Ngayon, itong si Ato. At si Paulul. Si Ato muna. Si Ato muna. Ang nangyari ay... kamukha ni Smuglas. Huwag na natin i-play ang kanyang... Sinabi. Oo, ang hirap hanapin. Hindi ko pa naririnig eh. Hindi ba siya pagkasalita ni Nico David dyan? Medyo mahaba eh. Medyo mahaba kasi. Kahit konting, gusto ko marinig yung boses kasi niya eh. Teka, hanapin ko pa. Teka. Nagigigil ako sa mukha niya. Nagigigil ako. Oh. Ay, sorry. Ibang gigil yan. Iba. Yan. Bakit pala yung ano ni Nico? Yung si Nico talaga oh. Teka. Oy, shoutout kay paring Nico David. Nico David, dumalaw ka na dito sa Malabona. Diyan dito teka, Nico teka. David, ang tagal na niyan. Ito yata, teka. Ito ba? Baka ito 'yun. Yan, baka 'yan. Subukan natin. Ni Ato, nag-react si. This is like hindi. Very important. Kenty Boy. Sipone, you could have been. Scaps, you're always thinking about. And siguro, on the todo din. But hindi ba pa-play ni Nico dito? Pinili ko pala niya eh. Impossible naman hindi pa-play ni Nico. Ato is the type of influencer. Actually digest. Sofer. Teka, magbigay tayo ng... We all know. Yan, meron pa siyang analogy. Allegory of the cave. Wala ba sa TikTok yan yung sinabi niya ito? Oo nga, dapat sa TikTok na tayo pumunta. Oo. Teka. Pero anyway... Ay, hindi niya napinlay. Hindi niya napinlay. Pero napanood mo yata yung sinabi niya. Hindi ko... Ataka lang. Teka. Ako. Mali pa lang pagpili ko ng video ni Nico David. Oo, taka lang. Sa search ko na sa TikTok. Hindi. Ako na, dito na sa TikTok dito. I-cut na lang natin. Susend ko sa... Hindi, okay na to. Huwag na. Lalo nang dadami. TikTok. Ah, bilis na mag-search dyan ngayon, oh. No? Isang pindot mo lang, lalabas na lahat ng videos nila. Oo nga eh. Wala kaming yung Jamie dito kagaya ni Joe Rogan. Kaya manong-manong talaga to. Kagaya ni Jamie. Versus... Yan, si Jiang / Jamie dito. Hindi yan. Teka. Nasaan ba yun? Alin yun? Yan si Ato, mukha siyang apology, rapper. Nag-apology pa. Nag-apologize pala siya. Sino ito? Sino yan? Nadidistract ako sa TikTok. Nadidistract kami sa algorithm. Teka. Ba't nakabarmante ka na lang? Ano yun? Binura niya ba? Baka yan, no? Yung una ito, yan. Sagot niya kay ano to eh. Kay Paulul eh. Actually, wala akong pakialam dun sa sagot niya kay Paulul. Oh. Kasi hindi naman importante sa akin. Oo, wala diba? Na talaga. Wala nang point. Ang mas importante sa akin, ay kung may kasi feeling ko, ang sa akin kasi, may tama sila parehas, pero the please lang yung tama nila eh. Hindi talaga yun ang ibig sabihin. Wag na natin hanapin video. Pero napanood ko rin. Okay, napanood ko. Ako na makikinig sa inyo dalawa. Ang sinasabi niya kasi, he took it as na parang pag nagpahinga ka, you're a weak person. Oo. Parang hindi ka tawag dito yung pagsasabi na
magpahinga ka, hindi ka labag yon doon sa pagiging yung grind mindset na sinasabi nila. Ah. 'Di ba? Yon. Yun yung basically tama. Yun ang punto niya. Ano sa tingin mo? Lots? Yun, yun ang point niya eh. Mm. Parang pag nagpahinga ka, mahina ka. Kumbaga hindi ka pwede magpahinga kung nag-grind ka eh. Parang ganun yung point niya. Para kasi gusto niya mag-motivate eh, 'di ba? Parang yun yung sense nung content niya. Parang random. Oh, mag-ano ka, gawin mo to, gawin mo yan, wag mapahinga. Iwan lahat, iwan pamilya, ganun. Ginaganon niya. Pero ayun nga yung point, bakit kasi niya kinuha pa yung video nung ano, nung Kenty. Mm. Tapos si Paulul, ano yung sinabi ni Paulul? Nasagot. Sinagot ni Paulul si Ato. Ano yung sabi ni Paulul kay? Si Paulul naman ay parang kampi dito kay Kenty. Parang sinasabi niya yung context nung sinasabi ni Kenty. Mm-hmm. So, parang sinasabi niya lang yung point in a sense na comedy kasi ano eh, parang content din yan si ano si Paulul. Eh. So, ayun, yung kino-compare nga niya, so mas pro siya dun sa pahinga. So tama naman yung sinasabi niya. For me, okay yun. Mm. Tama. Okay. And bilang entrepreneur, parang yung pahinga, yung rest day is ano yan? Importante. Key. Open ko lang din yung kasi nung very important kasi sa akin ang pahinga talaga. So totoo lang, sa grabing pag-grind mo, importante lang na nagpapahinga ka. Ngayon nga lang eh, ang mental stress kasi sobrang ano yan eh sobrang parang nakakaano malakas yung exhaustion niyan sa iyo kaysa sa ano eh sa physical stress. Ang mental stress talaga parang hindi ka makakatulog. Hindi ka makakapag-isip ng maayos lahat eh. So kaya etong way ko yung magpapagpapahinga, iba-iba yung way ng pagpapahinga, di ba? So sa akin, meron akong passive na pahinga, tinatawag ko, yun yung mga meditation, mga ganun, pagtulog. Tapos meron naman ako ng active na pahinga, yun yung mga hobbies. Yan. Ayan, kunyari yung kanina, nag-rock climbing ako kanina. Kasi lately, na-stress din ako eh. So ito yung way ko para mag-release ng ano. Oo. Mag-release ng stress. Tama. Pero ano ah, kagaya nga na sinabi ni Kenty, di ba, video games. So parang yun yung parang correct version mo ng video games, yung pag-rock climbing. Yes. Na parang hindi work siya, pero hindi siya talaga yung real work na talagang ginagawa mo sa pang-araw-araw. Parang parang umaalis ka sa glit, pero parang grind din yun. Pag nag-gym ka, di ba? Nag-workout ka, parang rest day yun, pero hindi ibig sabihin totally, talagang wala ang ginagawa. May ginagawa ka pa rin. Isa pa at saka naalala ko, hindi ko siya kinoconsider as something na wala akong matututunan eh. Kasi lagi yan, lagi kong ano eh, lagi kong inahanap sa mga bagay na ginagawa ko, sa mga hobbies. And nakita ko kasi yung isang quote ni ano ni Musashi. Ah, nakalimutan ko eh. Musashi's favorite niya. Favorite ano, mo. Oh, yan. Meron samurai. Yung quote niya na you can never be a good samurai without ano? Without verbatim lang. Ay, hindi ko alam yung sige ano. Lang, yung basta parang kailangan daw magaling ka mag calligraphy, magaling kang poet. So yun yung way ko eh, parang kunyari mag-rock climbing ano matutunan ko dito. Ano yung ma-apply ko dito sa mga business ko. Tama, pag bumalik ka para meron kang ibang perspective para ayan tignan yung business. Aside from perspective, parang no, sa rock climbing pala ganito. So why not apply ko kaya yan sa ganito? Isang yun sa mga gusto ko kay Lodrick, yung open-mindedness niya na i-apply yung bawat aspeto na experience niya sa kanyang main job. Tama. Business. Okay. Okay, so eto naman, ang sa akin. Balik tayo kay ano. Mamaya natin pag-usapan yung mga ano, yung mga ganyan. Para lang matapos tong topic. Sige. Hayop okay kayo. Okay. Ito kasing si Ato, naiintindihan ko rin yung sinasabi niya eh. Naiintindihan ko rin. Pero itong nakikita kong problema kasi sa ano eh, sa mga influencers ngayon. Kaya nasabi ko kanina na bata kasi siya. Mm. 'Di ba? Nakikita natin ngayon na sikat ng mga katulad na Andrew Tate, Paul Brothers. Yes. Tapos nakikita niyo yung whatever podcast, sikat na sikat din yun. Lumalabas yung mga clips nila sa TikTok eh. So itong 'di ba, isa yun sa sinabi ni ano eh ni Nico David na parang
ginagaya niya si Andrew Tate, yung mga ganong klaseng messaging. Oh. Ganon yung ramdam. Ganon nga. Which is parang ganon naman talaga. Ganon talaga. Di ba? Parang sina, sina Rendon. Diba? Sila Rendon nga. Oh, diba? Ganon. Pero si Rendon may sarili siyang brand eh. Hindi siya Andrew Tate. Hindi siya Andrew Tate. David Goggins? May pagka David Goggins ba? Hindi. Wow! Huwag mo sabihin niya. Sorry. Huwag mo sabihin na David Goggins. Hindi siya David Goggins. Sorry. Si Rendon is his own brand. Actually, magaling din yung branding ni Rendon. In his own way. Pero itong sina katulad din na ato, nakuha nila itong pagiging ano eh, yung mga tough guy tough mindset. Talking, tapos yung mindset shit na ganyan. Which is okay naman kasi mukhang may natutunan naman siya kay Andrew Tate kasi madami ka talaga matututunan na maganda kay Andrew Tate. Meron ding iba na hindi ganoon kaganda, pero na may matututunan ka maganda. Ang problema kay ato, hindi niya naiintindihan kung bakit naging Andrew Tate si Andrew Tate. So bitte, kumbaga gusto nakikita niya lang yung ano eh, yung kung ano yung ramdam ni Andrew Tate sa social media. Si Andrew Tate, to those people na kasi ako nakikinig ako ng mga ano niyan eh, ng mga interviews, mga full interviews, hindi yung mga TikTok clips lang niya. Oo. Si Andrew Tate is actually a very very learned man. So, matalino talaga siya. Okay. Una, chess master siya. So ang airpat niya is grandmaster ata yung airpat ni Andrew Tate. So magaling siya sa chess. Pangalawa, he is obviously a very good talker. Mm. 'Di ba? Magaling siyang magsalita, very eloquent, very tawag dito, yung articulate. He is a guy who can stand toe-to-toe and beat people like Greta Thunberg. He can stand toe-to-toe with people like Piers Morgan and beat him in a debate. That is mahirap yun. Sina Piers Morgan, basta Google nyo na lang. Kailan ko yun. Veteran na ano yan. Siya yung sa UK. Sa UK. Siya yung kay Kanye West. Yun. So, etong kumbaga, kaya sisium sa kanya. Natalo niya si Piers. Si Piers Morgan. He can go. Hindi pa yata siya nakapag na hindi siya magmumukhang tanga. No, hindi siya. Actually, convince niya si Piers Morgan. Kasi nung anti Andrew Tate si Piers Morgan ng una. Pero na sway niya. Kahit so, paano. Ano yung ibig sabihin ng mga insights niya about misogynism, parang ganun. Mga nagiging misogynistic na kasi iba niya eh. Mamaya. Madederail kasi yun eh. Ang punto ko kasi dito is hindi basta-bastang tao si Andrew Tate. Mm-hmm. Kaya niya nasasabi yun. Kasi ang nakikita lang ng mga influencers na mga katulad ni Ato is yung pagiging pagiging flashy, may pera, nagpapakita ng pera, sa pambababae, diba? Yung mga business niya at saka yung mga baga, that is a very yung trash talk niya ganyan. That's a very kumbaga parang shallow na level no kung ano si Andrew Tate. Andrew Tate is very knowledgeable in philosophy, in yung experience niya sa pagiging entrepreneur is real shit. At saka sa mga babae, at saka sa confidence, and he was also an athlete, 'di ba? Kickboxer siya. Tama. Diba? Alam ko, si UFC ba siya before? Hindi. Kickboxing. Okay. Kickboxer siya. Nag-champion ba siya? Nag-champion? I think nag-champion siya. Pero, ang kumbaga, hindi lang niya sinasabi na top ganito siya. Kumbaga, kaya ka talaga niyang gulpihin. Ganon siya. So, nag-talk si Joe Rogan about kay Andrew Tate. Sabi niya, talagang malakas daw talaga eh. Kumbaga, legit yung sinasabi. Everything that Andrew Tate is flexing, it's real. Kumbaga, kaya siya may lakas ng loob sabihin yung mga pinagsasabi niya. Dahil totoo siya, at saka yung utak niya is well-equipped dun sa philosophy, sa ideology. He can talk politics, he can talk philosophy, he can talk fitness, almost anything. Tama. Kaya niyang pag-usapan yun. Kumbaga, pag sinabi mong, Andrew Tate, anong pinagkaiba ng capitalism sa socialism? Ayan, ang magandang ano. Alam niya yun. Alam niya. Itong si Ato. Si Ato. Diba? Yun ang sinasabi ko. Diba? Parang, nakikita lang niya is yung
yung kung ano yung face value ng mga popular videos ni ng mga taong katulad ni Andrew Tate. Mm-hmm. Hindi niya alam kung anong klaseng tao talaga si Andrew Tate. Mm-hmm. Oh, I'm not saying that Andrew Tate is the smartest man alive, 'di ba? Hindi naman. Mm-hmm. Pero panoorin niyo yung ano, yung video niya na interview niya with Patrick Bette Davis. Patrick Bette David, PBD. Ang galing niya doon. Si yung PBD podcast, yun yung yun yung first interview niya after niya makalaya sa ano, sa kulungan sa Roma. Oo, at tignan mo kaya nga siya nakulong. Kasi yung gobyerno, there are people, very powerful people in the government who wants him out dahil ganun siya kagaling. 'Di ba ganun siya ka-influential? Oo, nga yung influence. Parang ano, bro, gusto ko siyang ikumpara kay Tupac. Kasi si Tupac, okay. Hindi, sorry, sobrang fan ako ni Tupac, alam niyo naman 'yan, 'di ba? Si Tupac kasi nung yung era niya na gangster rap, ang pangit nung message niya eh, nung una. Pag hindi mo siya talaga totally inaral o hindi ka talaga totally fan ni Tupac, makikita mo lang yung ano, yung bitches, yung money, yung cars. Pero pag fan ka talaga ni Tupac, makikita mo nagbalay si Tupac nung high school siya, kasama niya si Jada Pinkett sa theater class, tapos thespian siya, tapos binabasa niya sila Machiavelli. So makikita mo philosopher siya talaga. And mayroon siyang movement, yung nilalabanan niya yung civil rights supporter siya nung movement na yun. Pero nakikita ng mga ungas ng mga kabataan ko kagaya nung araw, tangina gangster si Tupac Westside. Pero nung tumatanda na ako, nakikita ko parang, ay, hindi, may mas deeper pala galing, na ano? Side si Tupac, no? Hindi lang nila pinapakita yung deeper side nila. Kasi nung pagbata ka, gets ko si Ato eh, pagbata ka, gusto mo talaga yung flashy shit eh. Diba? Yun ang hindi nakikita ni Ato, na pag si Andrew Tate, na most likely ginagaya niya talaga yon. Kasi halata naman eh, 'di ba? And other people like Andrew Tate. Tupac. Baka si Rendon. Jordan Peterson, baka inaano niya rin, napapanood niya rin. Pero ibang level si Jordan Peterson. Kumbaga, kahit hindi man yan aminin, at least influenced by them. At least nanonood siguro siya ng podcast mag-isa, di ba? Tapos parang, huy, pwede ka itong gawing content. And also, ano yan? Parang nakita nila kasi na may views yun eh. Di ba? Kasi madali lamang i-fake. Madali namang mag-fake ng motivational speaker kay. Sobrang dali. Kaya natin gawin yun si eh. Si Safe Talk Darvish nga na i-fake eh. Kaya sobrang daling maggawa ng mga ganyan. Especially sa TikTok, no? Diba? Kasi you can easily fake it. Lagyan mo ng music na drama. Tapos, ano mo yun? Magandang editing. Yeah. Actually, yun ang nasa kurso ni na... Safe Talk Darvish yan eh. Di ba? Ni na TikTok Darvish. Pero kaya mong aralin yun. Kasi itong content creation, may formula yan eh. Kumbaga parang uulitin mo lang. Makakita ka lang ng isang winning formula. It is repeatable. Tapos pwede mo ngayong ibenta. Correct. Kagaya ng ginagawa ni Ato, binibenta niya yung formula niya. Diba? Ito, seminar. Yan may diba may parang class. Iba pa yan, Mamaya. Oh, sige. Itong, so, yun lang ang punto ko dito. Pero sa, ito, explain ko kung so, subukan ko i-explain kung ano talaga yung iniisip niya. Kasi dahil wala siya nung acumen ni pangalan ito, ni Andrew Tate, hindi niya ma-explain ng maayos kung basta ang alam niya si Andrew Tate ay pro sa pagiging active doon sa grind set mindset na pro siya doon. Pero hindi niya ma-explain, hindi niya alam kung ano yung ideology, kung ano yung psychology about it. Ang alam niya lang is to repeat na kailangan mo grind set mindset. Sinabi niya kasi yun eh. Diba? So yun lang ang alam niya. Hindi niya ma-explain kung bakit may grind set mindset. So yun ang gagawin natin. Subukan natin ipaliwanag ang kung ano ba yung grind set mindset. Na natingin ko kasi sangayon din ako dun eh. Na parang sa society kasi, lalo na ngayon, this is why Andrew Tate would say such thing. Na parang pag sinabi mo na magpahinga ka ng magpahinga, parang maaring tutulan ka niya. O kaya hindi naman necessarily tututulan eh. Parang meron lang siyang sasabihin na iba. Diba? Hindi ka naman necessarily, kasi lahat naman tayo kailangan magpahinga. Kahit si Andrew Tate kailangan magpahinga. Diba? Yes, hindi naman question yun. Diba? Lahat naman talaga nagpapahinga.
Pero ang ngayon kasi, meron kasing mga messaging lalo na sa social media na nagpapa yung parang nagko-condone sa madaming ang nakikitang ganun eh, malungkot ka, okay lang yan. Oo, okay. Diba? Okay lang yan, magganun ka, pabayaan mong malungkot ka. Mataba ka, magpataba ka lalo. Ganun? Medyo iba. Pero merong messaging na parang, especially to men, na parang okay lang na maging... mahina. Essentially, parang ganun. Parang ganun, na parang... do not be so aggressive. Kasi yung isang... kasi agree naman ako kay doon sa sinabi ni Paulul. Oo. Ang hindi lang ako agree sa kanya, yung ini-invoke niya yung toxic masculinity eh. Mm. 'Di ba? Yung toxic masculinity. Kaya daw may kumbaga, toxic masculinity daw yung sinasabi ni Ato na mag keep pushing yourself para maging magtrabaho at maging masipag. Oo. Toxic masculinity daw 'yun. Para sa akin, okay, yung nagtawag kasi nila eh. Ako kasi hindi ako naniniwala sa toxic masculinity. Mm-hmm. Kasi yung toxic masculinity, ang definitional doon essentially is yung kakupalan ng mga masyadong pamacho na kupal ka na. Kupal ka na. Oo. Eh di ko kakupalan yun. Hindi yun, walang hindi kinala. Hindi yun masculinity. Walang about walang kinala, sex. Hindi yun. Walang kinalaman yung masculinity doon. Oo. It's... kupal ka. It's naging a character asshole flow. Ka lang. Oh. Mm-hmm. Character flow yun, pero walang kinalaman yung masculinity. Mm-hmm. Kasi yung masculinity kasi, when you attack masculinity, you attack yung ano eh, yung social na role ng mga lalaki. Parang ganito, kanina, nung ginagawa tong wiring sa bahay, mm-hmm. masasayo bang masculinity yun? So, dapat, 'di ba? Kasi may ikaw yung lalaki oo, dito eh. Tapos tumutulong diba? Ako sa kanila mm. habang yung aking may bahay nasa taas nagpapa-aircon. Mm. Ngayon, kung sasabihin ko sa kanya, "Babe, tulungan mo rin kami mga lalaki dito." Okay, ako din lang magpapa-aircon. Oo, ako na magpapa-aircon kasi ayoko maging toxic masculine eh. Mm. Diba, pero ang ibig ko sabihin, tama, pag sinayan mo kasing yung mga lalaking trabaho eh toxic. Eh ano mangyayari sa mga lalaki? Magiging semi-weak kasi parang ay hindi ko kaya mag-ano eh mag-electrical eh kahit tumulong lang dun sa mga electrician hindi ko kaya yan eh no. ayoko mm. Gayto baliktad yung kay Ato, society wise ano ang mas gusto kasi ang sinasabi ni ano ni Paulul is kung okay lang magpahinga okay lang actually wala namang masama sa kasi very basic lang naman yung sinasabi ni mm-hmm. ni Paulul eh. Lahat naman tayo mag-agree doon. Ang hindi lang ako agree sa kanya is yung pag-i-involve niya nung toxic masculinity. Kasi toxic masculinity, kung asshole ka, di asshole ka. Hindi ka, wala kinalaman yung pagiging masculine. Bakit pa niya sinabi yung toxic masculinity? Ba't niya in-invoke yun? I mean, kasi I think meron kasing ano yan eh, mga traits mm-hmm. na very masculine. For example, yung pag-grind. Oo. Or yung pagpa-plan. Mm. Yung mga ganong traits kasi oo. They are masculine. Kumbang marang masculine energy yan. Kapag meron kang mga ganon, masculine ka. Mm. So, ayun siguro ang point ni Paulul, kumbaga parang nasobrahan ka kasi si Ato, nasobrahan ka sa pag-grind eh. So, nagiging parang toxic ka na sa ganito. Mm. Parang ganon yung point. Yung point ni Paulul, Okay, yung sinabi niya kasi yung 'di ba kino-compare kasi yung ano eh ito Jordan Peterson to. Parang actually hindi si Jordan Peterson ng parang Chinese pa lang, parang ancient philosophy pa sa China. Parang they compared masculine and feminine to order and chaos. Mm-hmm. So yung masculine is order, feminine is chaos. 'Di ba yung mga feminist nagagalit doon tangina bakit chaos ang feminine, 'di ba? Tapos kumbaga doon pala parang toxic masculinity din. Mm-hmm. Pero hindi. Hindi naman order hindi naman ano order is a concept eh, para hindi siya exclusively pwedeng para siyang apoy, 'di ba? Mm-hmm. Na pwedeng mong gamitin sa masama, pwedeng sa masama. Correct. Kasi order is
syempre, ang unang may isip mo is order. Magiging maayos ang mundo. Pero when you exceed ng order, magiging authoritarian. Authoritarian ka. Yan. Oh. Diba? Kasi minista ka na. Oo. Tama, na, tama. Diba? Ganun, magiging authoritarian ka. So, hindi talaga positive ang order parate. Para kang si Khaleesi sa Game of Thrones in the end. Diba? Kasi kung ano yung gusto ko, yun lang masusunod. Oh. Order yun. Yun. Oh. Diba? I am your queen. Hindi rin talaga 100%, hindi ka dapat talaga, I mean, masculine is correct. Oh. Feminine is correct as well. Kumbaga, they're the same, parang pareha silang energy. Balance. But they are different. Oh. Same but different, parang ganun. Ang chaos naman, sa unang ano, sa unang rinig mo, negative. Is negative. Kasi chaos. Ang ginugulo mo di ba? Feminine. Pero, kailangan din ng chaos Kasi pag yung order, naging ano na, pambalanse yan. Oh. Kailangan mo, tanginan mo yung asawa mo, di ba? Umayos ka, di ba? Sasabihin ka nung asawa mo. Usually, let's say, yung mga asawa, sila yung medyo, gusto ko ng ganito. Pwedeng chaos yun O kaya, aawahin ka ng walang dahilan. Oh, yun. Diba? Chaos yun. Pero, ikaw, lalaki, pag ganun siya, ikaw yung magbibigay ng order. Sa teka, wag kang ganyan. Uh-oh. Magbibigay ka ng order. Tapos pag ikaw naman, sumobra ka dun sa pagiging nagiging authoritarian ka na, siya naman ang magsasabi sa'yo. Correct. So that will balance things out. Order and chaos. So those are not exclusively negative or positive. Correct. Diba? Yun yung idea ng order at chaos. Yun ang idea ng feminine at masculine. Correct. So, to say that you are toxic, yung toxic masculinity, well, pwede mong sabihin na pag lumalagpas ka, is masculinity. Yeah, kumbaga toxic masculinity. Pero kasi pag ang nagiging, yung toxic masculinity na term kasi, parang naririnig-rinig lang din ni Paolo Lian dun sa mga, sa mga tweet. Yan lang. Diba? Pag mali mo siya ginamit, diba? Kasi ganun parang, may times kasi na hindi naman talaga na toxic masculinity yun . Kumbaga, porke lalaki ka Kaya lang siya nagiging toxic. Pero yung trait, diba? hindi naman siya about pag masculinity Kasi pag inano mo yung, pag yung kakupalan, pag tawag dito, isinisi mo sa pagiging lalaki, sa pagiging masculine, mayiging problema yun. Oo. Kasi every time na mag-show up yung trait na masculine, you would think na masama yun. Na when you need to be assertive, toxic masculinity ka . 'Di ba? Hindi, kumbaga, hindi differentiated yung kung ano yung toxic at positive masculinity. Ang nangyayari na lang kasi ngayon sa messaging na usual na nakikita natin, pag masculine, toxic. Kasi ang sinasabi lang toxic masculinity, yung pagiging assertive. Yung pagiging tawag dito yung mamumuno ka, leadership is toxic masculinity. No. Diba? No. So even babaeng ganun, even babaeng leader magiging toxic siya kasi meron siyang masculine trait. Oh, ganun. Oh, 'yun. Kasi napanood ko before kay Danny Morel, if napapanood niyo rin siya. Ang nakita ko about masculine and feminine energy is sa masculine ang pinapakita niya is leading, assertion, pagiging assertive, tapos deciding, mga ganun. And sa feminine naman is more on nurture, emotions. So ayun yung mga parang pagkakaiba nila in a way. And dapat as a person, meron ka both. Tama. Pero usually kung lalaki ka, mas lamang ka dun sa ano. Dapat pinapractice mo yung kung lalaki ka, pinapractice mo yung masculinity mo. Oo. And meron ka rin feminine traits na dapat pinapractice mo rin kasi sosobrang ka . Oo. Ang tendency mo masobrang para ka. Magkaroon ng balance. Correct. Yan. Tama. And also, kailangan mong mag-provide dun sa kung may partner ka. Diba? You need to be able to, kung nasa relationship ka, may babae ka na kung heterosexual yung relationship. Diba? So, may babae ka na partner, kailangan niya yung pagiging masculine mo. And pag etong kung sasabihin ni Paulul na toxic masculinity, yung pagiging
masipag. Mm-hmm. Na parang kasi kung gusto mong masipag, wala mong mas. No, no, wala mali doon. Di ba? Kung gusto mong pakamatay sa trabaho, pakialam ba ni Paul Olcayato, di ba? Pakialam talaga kay Ato eh. Oh. Pero syempre hindi naman niya gagawin 'yun. Mukhang mukhang tamad din tong Sen, mukhang nagpe-pretend lang tong Ato na 'to eh. Oo. Oh. Ito to, marami siyang edit doon sa isang panoorin to, panoorin yung TikTok videos masipag na ang dami niyang cut. Hindi, biro lang, biro. Ano siya? Masipag siya mag-edit. Oh, pero ano siya, pero kumbaga kasi obviously yung tulog, lahat tayo kailangan matulog, di ba? Napanood ko yung part nung isang sagot ni ano eh, na pinipiloso po daw siya ni Paulul. Diba? Mm-hmm. Eh parehas namang lahat naman tayo dito sa ano, nagpipiloso. Pero nauso yan eh nung 90s yung hashtag team no sleep. So merong isang writer na nag-trend sa Twitter kasi nag-try daw siyang wag matulog. So nag-take siya ng mga stimulants, ng mga energy drink. Tapos 3 days siyang gising. Tinitweet pa nga niya eh. Sabi niya, 3 days and still going strong. Grind, grind. Tangin na tatepok. Oo. Tatepok siya. Oo. Diba? Ewan ko kung napanood niyo yung kay Albert Einstein yata yun before. Tinry niya yung 4-hour sleep eh. Oo. 4 hours umaga, 4 hours gabi. Oo. Minsan ginagawa ko yun. Ginagawa mo. Oo. Eh sabi niya, parang tinatry niya yung, kasi mga scientist yan, tinatry nila kung ano yung most efficient way para makapag-isip ka ng maayos throughout the day and throughout the night. So ayun, tinry niya yun. Nakalimutan ko kung ano yun. Pero parang bumalik siya sa 8 hours eh. Ah, sa 8 hours. De, pero essential talaga yung sleep. Kasi minsan na-try mo namang wala kang tulog tapos parang lutang ka lang. Hindi mo na alam kung anong gagawin. Hindi ka parang lutang ka talaga. Lutang ka. Diba parang, anong gagawin ko? Hassle yun. Mindless kang naglalakad sa mundo. Ginagawa ko yung 4 hours na yun. Kasi minsan, panggabi ako eh. Oo. Gising ako gabi. Tapos minsan kailangan kong, kailangan ko namang makatikim ng araw. Oo. So ang gagawin ko, nag-ano ako, nag-alarm ako. Mamaya na lang ako matutulog. Hirap din. Tapos yun. Tapos gano'n. Pero hindi mo rin matatagalan eh. Oo. Bibigyan yun yung katawan mo. Tapos yung katawan mo mismo nagsasabi sa'yo, matulog ka na. Matulog ang ka ginagawa ko, ina-adjust ko lang yung body clock ko. Kasi yung body clock ko nag-ano eh, nagro-rotate. Oo. Kasi iba nga yung irregular nga yung tulog. Yung work. Eh. Saka yung work. Yung work hours. So, pag okay na ulit ako na yung natural rhythm ko ay inaantok na ako ng mga 10 p.m. Yun, okay na ulit ako. Ikaw ba, Lods, naging problema ba yan? Sleep? Sleep? Oo naman. Madalas maging problema yan. Kahit naman maganda yung work mo, kahit na morning shift ka, may times talaga na hindi ka makakatulog. Nakahiga ka lang sa kama. And very important na talagang wala kang iniisip kapag matutulog ka. Kasi ang hirap matulog eh, lalo na kapag ano. Ako kasi, ano talaga ako, thinker talaga ako. Mm. Kaya kapag ano, wala kang maisip, mahirap sa akin yun. Parang kailangan ko talagang meron akong parang saglit na time na wala akong iisipin, pipilitin kong walang isipin para tulog ka ng maayos. Nag-take ka ba ng sleeping pills? Sleeping pills not yet, pero baka mag-try ako kasi maayos pa naman tulog ko so far. Oh. Pero may times lang talaga na mahirap talaga matulog. Mm. Sabi niya pa nag-take ka daw ng sleeping pills, ano eh, parang i-fuck up mo na yung ano eh, yung natural process, yung mga hormones mo. Ah. So the more ka lalong hindi makakatulog. Sabi nila. Pero yung pinaka-best way din, cold room, tas dark. Ah, oh, meron yan eh. May science yan. Yung temperature. Parang 23 below. 23 or something. Tapos, yung total blackness. Parang kailangan either red lights yata yun na ambient. Para ma-set yung mood mo. Para makatulog ka na maayos. Sabi, may sa alternative medicine, may mga ano, yung wife ko kasi minsan nag-a-attend ng mga ganun. Ang isang nire-recommend nila, dapat daw tulog ka mga 11 p.m. to 3 a.m. Yun daw yung ano ng, di ko alam kung anong. Parang REM sleep. Parang pero kumusta yung sleep pattern ni wifey? Okay naman. Ano siya nagigising usually? Routine? Minsan nag-iiba rin eh. Pero she tries to sleep. Basta pasok dun sa 10, yun daw talaga yung nagre-regenerate yung parang ano kasi katawan. Yan eh.
parang medyo may pagka-nature din eh. Mm. Oh, kumbaga dahil sa sunlight, kumbaga, yun, di ba? Parang kailangan may makakita ka rin ng sunlight. Paano yung mga countries na ang tagal nung sun, yung sun, sunlight, di ba? Like sa Germany, di ba? Ang tagal bumaba nung araw doon eh. Oh, kaya sila naging Nazi. Sabagay. Di ba? Totoo, di ba? Parang 8 p.m. walang tulog. May araw pa. Di ba? Wala kasing araw. Di ba? Di, pero ano, yung... hindi, joke lang yun. Ewan ko. Sama ang factual. Pero siguro, na, bumabawi naman sila pag puro umaga, di ba? Pero at least, Je, dun yung take mo, dun mo mas na napaintindi sa mga viewers ni Atosak ni Paulul, yung konsepto nilang dalawa. Oo. Di ba? Yung kay Ato kasi, okay, tapusin natin yung kay Ato. Hindi siya... I don't think he meant bad. Yun nga lang, hindi niya naiintindihan talaga. Kasi, isipin mo ha, ano ang mas gusto mo, na wag na tayong mamiloso po. Lahat naman tayo natutulog. Diba? Okay. Wala namang sinasabi si Ato na wag kayo matulog. Eh. Pero ang point niya is, pag even na tinatamad ka, even na pagod ka, even na meron kang hadlang, piliti mo. Yun yung ano eh, parang, may dahilan ka para wag magsipag. Basically, yun ang sinasabi niya eh. Oo. Pag may dahilan ka para wag magsipag, piliin mo pa rin magsipag. Mm. Which is tama. Tama naman. Tingin ko yun ang gusto niya sabihin talaga. Yun nga yung grindset mindset na sinasabi. Oo, diba? Oo. Hindi naman ibig sabihin na wag kang magpahinga. Oo. Diba? Oo. Ito namang yung original, yung Kenty, ang sinasabi naman niya, actually, labas yung sinasabi niya dun sa dalawang. Out of context na nga talaga. Ang sinasabi niya lang naman. Kiniba na eh. Ang sinasabi lang naman ni Kenty, pag oras ng pahinga, mag-concentrate ka sa pagpahinga. Oh. Kasi itong mga to, itong mga ulul na to, si Pau Ulul sa kasi Ato Araulio, eh, kung ano-ano lang ginagawa. Di ba, pareha silang ano eh. Pareha silang, hindi, in fairness to Pau Ulul naman, nag-react siya doon sa reaction ni Ato. Di ba? Hindi na siya doon kay Kenty. Hindi ko alam ko. Basta. Sa pagkaalam ko, si Paulul, parang kinredit din niya yung sinabi ni Ato. Oo. Dun sa video niya, sa reaction niya. Parang sinabi, wala, tama naman si Ato, wala namang masama sa pagsisipag. Oo. Sa isip ng wag maging tamad, mga ganun. Pero, yun nga, sinasabi rin niya na out of context na si Ato. Si Ato. No. Sa sinasabi niya. Ano bang tawag sa mga followers ni Paulul? Cancer ata. Tama. Pag, alam mo ba, pag wala ka masyadong tulog, eh, higher yung risk mo ng cancer. Kaya Paulul, matulog ka rin. Anyway. Shot ka din mo yung Paulul na yan. Kaya ang payat-payat mong hayop ka eh. Pero natawa ako kayo, no? Kay Ato yung sabi niya itong Sasuke na to. talaga. Reference. Reference. Wala akong, hindi ako, ano, daming, hindi ako anime kid. Ang daming viewers, ni subscribers ni Pau Ulul, no? Bakit? Yeah. Magaling siya eh. Meme Lord. Ano siya? Magaling talaga si Pau Ulul. Alam mo ang nakikita kong ano sa kanya, nakikita kong blueprint niya, si PewDiePie. Yung pambata, no? Yung mga collage niya. It's not pambata. Para siyang modern version ng comedic na YouTube reactions. No. Actually magaling talaga si Paulul. Talaga siya. Although like I said, tingin ko yung observation din ni Paulul hindi pa rin ganoon ka high level yung ano niya, yung mga philosophical takes niya. Siguro mga pinapanood niya talaga yung mga PewDiePie, yung mga hindi ko alam yung mga ano yung mga genre nila eh. Wala pa Mr. Beast siguro. Mr. Beast is hindi niya genre 'yon. Ang siguro hindi ko alam kung nakakapanood siya ng mga Jordan Peterson, ng mga yan Patrick Bet David, feeling mga hindi ko kumbaga yung mga katulad ni na sino ba? Sina Brett Weinstein, mga ganyan, sina Sam Harris. Mm. Kasi yun yung mga ano eh, yung mga wow, tangin ng mga to, sobrang free. Iba kayo mag-isip. Si Sam Harris, diba, ito yung free will guy. That's the point din, kaya hindi rin ako masyadong nag-take sa mga ganyan. Kasi wala pa akong masyadong alam about sa mga insights nila about philosophy, mga ganyan. Kaya parang to say na ikaw, kunyari ikaw, si Paulul, nagsabi ka ng ganun take,
I mean, you need to back it up. Yes, kailangan yes. Marami kang alam eh. Well, hindi lang dahil sa marami kang following. Diba? Parang, oh, ito na, tinan mo. Tama ako. Sabi ng mga followers ko, well, tama ako. Wala namang masama kung magbigay ka ng, ano, ng, baga, ng insight mo. Kasi internet to eh. Sabagay. Kaya tayo, ano eh. Kumbaga, hindi naman yun. I guess, oh. Hindi naman. Siguro, i-quote mo yung lang yung resource mo. I-quote mo lang yung resource mo. Pwede yung bang source? Gawin? Resource? I-quote lang. Actually, si Paolo, kumukuha naman din siya ng mga source. Mga nagtatong mo, saan yung source mo? Parang ganun. Nagmingi rin siya. Which is, ano, maganda kasi eh. Siya parang source niya. By labanang isa ng source ko. Parang ganun. Ang tingin ko dun sa mga work nga ni Paolo, wala pa siya dun sa mga, kasi kailan to learn what Jordan Peterson really is, kung ano talaga yung message niya, mag-i-invest ka talaga ng baka mga isang buwan at least eh. Oh, kakapanood ng mga videos niya para maintindihan mo kung ano siya. Ako, I've been watching Jordan Peterson shit mga baka mga 3 or 4 years saka na. Saka para malaman mo yung kaisipan niya, yung 3 hours na nagkasalita siya, tas araw-araw, para malaman mo yung kaisipan niya, parang, ah, okay, ganito. Okay. I don't think Paolo had been reading mga katulad mga Nietzsche, Carl Jung, sa mga podcast ganyan. Natin, ang dami nag-judge sa atin eh, na parang, kasi ang mga Noypi YouTubers, yung mga viewers, gusto nila parang, snap eh. Akin na yung gist. Parang tuloy pag pinapanood na tayo, parang pag di natin nabigay yung mga binibigay ng mga YouTubers na pinapanood na parang hindi na sila mag-take time manapanoorin yung buong episode. Hanggang sa huli para malaman yung kaisipan mo at yung kaisipan ng guest natin at kaisipan ko. Doon lang sila doon sa first few 20 minutes. I think hindi lang naman from, siguro kasi viewers nyo, pero tingin ko gano'n naman talaga lahat eh. Mas papanoorin mo yung ano lang, yung high level lang. Kasi yun, andun lang yung dopamine eh. Tapos swipe ka na. Meron kasi talagang viewers, uso kasi dito sa, or mostly, based sa observation ko dito sa mga, sa mga YouTube audience ng Pilipinas, or tawag dito, parang may expectation nila na turuan mo sila. Tama. Doon sa video mo. Na kailangan may lesson lagi. Hindi lesson exactly na ano eh, na parang, well, so you can say lesson, pero kumbaga responsibilidad mo lagi na maging tama. Well, okay naman yun kung lagi kang tama. Oh. Okay lang naman yun. Magaling ka kung lagi kang tama. Pero minsan talaga hindi mo talaga alam lahat. Diba? Tama. And okay lang yun. Okay lang na magbigay ka ng pwede kang mag... actually, mas okay pa nga yung ano eh, para sa akin. Ha? Pag sinasabi ni Joe Rogan na hindi niya alam. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Yan ang kasi, number one. I'm an idiot. Diba? Ang sasabihin niya, I'm an idiot. Yeah, sinasabi natin dito, we're just a bunch of dudes. We're just a couple of dudes. Parang talking in front of the camera. Kasi yung last episode namin with Libs, ano eh, parang wala naman kayong mga degree sa law. Ba't kayo nagsasalita? Parang ganun, di ba? Parang kailangan bang may ganun para I think it's because of ano eh. Depende sa pinag-uusapan nyo siguro. Kasi kung about yan sa law, kailangan well-equipped ka rin about sa law. Diba? Kasi law yan eh. May libro dyan eh. Pero hindi nga law pinag-uusapan namin. Opinion lang namin eh. Actually, opinion lang namin sa sinasabi sa amin. Tapos parang sila, yung mga followers ni Libs, kasi lawyer siya, parang dapat di kayo nagsasaita kasi hindi naman kayo ganyan. Yung kinakausap nyo, may ganyan, degree eh. Parang how dare you talk to him like that? Dapat kayo din, may ganyan. Actually, I would disagree pa nga na kahit ano eh, kahit law, kasi law could be changed. Hindi naman pag sinabing may law, pwede mong i-challenge ang law. So kahit halimbawa may isang batas na hindi ka sasang-ayon, pwede mong questionin 'yun. Just because nakalagay yan sa law, hindi ibig sabihin nun, infallible na yun. Pag point. Nakikita mo na hindi walang, that law doesn't make sense, that law does not conform dun sa tingin ko ay tama, pwede mong questionin yung law. Kaya nga may mga amendments. Revisions. Kaya nga inaayos. So kahit abogado ka pa, kaya kang i-challenge ng hindi abogado because laws are philosophical, ideological, and moral, even scientific. Madaming nagko-constitute na aspeto
ng kaalaman na nagresulta sa isang law. Mm. 'Di ba? Hindi so pwede mo siyang ano kahit wala kang degree. Mm. 'Di ba? Kaya hindi ako natatakot labanan sa. Paano pag sinabihan ka ng Duralex Sedlex, J? Ano no? Duralex Sedlex. Ano Duralex Sedlex? The law is condom ba 'yan? But it is the law. Ah. 'Yun. Actually, it's a philosophical statement. 'Di ba? Philosophical statement 'yun. And madaming laws na pwedeng mabago. At saka, just because a law is a law doesn't mean it's always correct. Mm. Slavery was legal. Mm-hmm. Slavery was the law correct. Back then. Mm-hmm. Di ba? Doon sa mga Mayan, legal ang human sacrifice. Yung ano? So, eventually, magbabago yan. Yung marijuana, noon, bawal sa US. No. Ngayon, legal na, no? So, good point. Yeah. So, mas importante ang logic, mas importante ang philosophical arguments, moral arguments, even religious. Kasi minsan ginagawang scientific. Agenda yung law eh. Di ba? Para makontrol mo yung isang tao na gawin mo to. Kasi sabi ng law, ganito. Kasi if you one day, halimbawa, let's say, even a law na, let's say, pagpatay, alam natin, we would agree na masamang pumatay. Mm. Eh paano kung yung balang araw maging immortal ang mga tao? Diba? Di ba? Wala nang silbi yung pagpatay. Dahil kay Elon Musk. Di ba? Wala nang silbi yun. The purge. Kasi hindi mo na, ano eh, hindi ka na pwedeng pumatay or pag pinatay kita, pwede pa rin kitang buhayin. So parang wala nang ano yung mapabawasan yung, kumbaga magkakaroon ng diskusyon. Di ba? Bakit? Kaya mo kitang buhayin ulit eh. Di, papatay, sasaksakin kita. Di ba? Pwede. Tama. Yan yung extreme example ni Je. Pero ano yun, pero syempre, we are not, wala tayo sa mundo na yun. Wala tayo sa timeline na yun. Hindi natin alam how people during that timeline will respond to that kind of situation. Yun. So, okay na tayo. Teka, i-wrap up natin yung ano, yung kay Paulul. Baka may hindi ka pa. Lods, may gusto ko sabihin. Simulan nyo. Ako, since hindi ko napanood yung mga take nila, wala talaga akong pakialam sa mga Paulul na yan at Ato Araulio na yan. Okay. At, siguro yung ulitin ko na lang yung ano, yung sinabi ko kanina na I don't think these both of them actually are yung isang punto ko pala hindi nasabi kanina is it problema yan dun sa ano eh, sa mga YouTubers dito sa Pilipinas eh na parang magre-respond sila sa iyo pero lihis yung sasabihin niya, 'di ba? Kumbaga iba na yung sinasabi doon sa kumbaga hindi niya naintindihan yung mga punto mo tapos magsasalita siya and pag kinontra mo siya kailangan ikaw lang yung tama. 'Di ba? Parang ganoon eh. May ganung trend eh. Although sinabi mo kanina si Paulul, parang binigyan niya naman ng credit. Binigyan naman pala ng credit ni Paulul si Ato. So that's good. That's good. And di ko alam kung umabot na pinanood ni Ato 'yun. Sumagot pa eh. Parang ano eh, ginagatasan na kasi nila parehas yan, which is normal. Kaya gawin mo naman talaga 'yan. Daming nanonood eh tulad natin. Tama. Katasan natin. Ginagatasan na. Sinasawsawan. Sawsawan mo nang sawsawan. Pero ang toxic, 'di ba? Yun ang sinasabi ko, na kailangan kasi gumawa ka ng isang ano eh, na isang abawa kung ikaw mas pupukpukin mo yung punto na against ka dun sa kalaban mo. Mm. Diba? Na parang, di, kailangan pagmukain mong tanga yung kalaban mo. Mm. Diba? Diba? Parang, actually, pinagtatawanan niya rin si Ato eh, ni Paulul eh. Diba? Pinagtatawanan niya eh. Oh. Diba? So, In a sense, yeah. So, parang ang dating, parang, di, ang bobo mo. Diba? Mm. Parang ganun. Si Paulul, kasi Ato, ganun din ang ginawa niya kay Paulul. Diba? Nung una, ginawa ni Ato dun sa, kay Kenty. Diba? Kumbaga parang siguro dahil nga sa character na lang yun eh. May character kasi silang pinoportray so kailangan nilang gawin yun. Tama. Pero ang point nga kasi may nanadamay silang tao. Yun yung point eh. Pwede ka naman maging character mo. Saka nag-i-spill over sa real world yung mga actions ng mga TikTokers na to saka YouTubers eh. Akala ko nung una pag YouTube lang, di ba? Pero minsan pag
ano, parang pag naging in too deep ka, minsan nagiging culto na siya eh. Tas hanggang sa labas, nagiging real life situation na siya. Diba, makagago price tag, diba? Mm-hmm. Anyway, it's siguro dahil bata pa nga sila, ikaw, eh, sasabihin ko pa ba? Ano? Wala naman, ano lang, kumbaga parang out of context lang talaga yung pinag-usapan nila. Tapos nagkaroon na ng perspective na iba. Tapos naging viral. Naging viral. Sinasawsawan. Actually, may point talaga dito si Paulul, tapos out of context si Ato. Mm. So may point siya, kumbaga, may point siya pero out of context dun kay Ato. So siguro, mas maganda wag na lang kayong magdamay ng tao. Tama. Kawawa naman si Kenty. Kawawa naman, wala naman siya kinalaman. Hindi man lang nakisaw-saw si Kenty. Kenty! Missed opportunity yung ginawa. Kenty! Tawagan mo kami, pumunta ka sa Malabon. Oh, dito ka naman. Dito lang kami. Dito kami, Kenty. Bibigyan ka namin ng ano, cafe, bara, coffee. Ayan. Oh. Good vibes in a cup. Yun. Siguro sa akin, final word ko dito is hopefully, like I said, bata pa sila. Kahit si Paulo, mga early 30s lang siguro yan. No? Or baka wala pang 30s. Baka wala pa. No? Basta ganun. Hopefully, yung mga idol nyo, pag-aralan nyo rin ng tunay. Kasi, nakalimutan natin si Boss Jonah! Teka, isingit natin ito. Dala, sino ba si Jonah? Ito ba yung tropa ni Ato? Ito yung, hindi. Ano ito? Brusco Brothers to. Ah, okay. Kasi itong isa pa tong Jonah na to na okay lang naman ang ginagawa niya pero ginagaya niya si Andrew Tate. Ah, diba? Ito. Akala ko si Ato yan, bro. Hindi. Yan yung Jonah. Hawig niya si Ato. Yan yung isa sa mga... Ang daming hawig ni Ato. Si Smagla, si Jonah, sino ba? Parang ano eh. Parang lubiloso ang tingin ko eh. Mag-gym ka Jonah. Naman. Sino ba ang pangalan to? Jonah, mag-gym ka naman. Wala kang biceps. Yeah, so nag-gym naman yan. Eh, lumaban sa boxing yan eh. Pero mukha siyang din nag-gym. Tignan mo yung tsura niya. Mukha siyang nag-addict. Basta, bahala siya. Pero palitan mo ng coach mo. Palitan mo coach mo. Anyway, itong si Jonah ay... Nagpapaka Andrew Tate. Nakita mo yung kamay? Placement ng kamay? Oh, di ba? So, yan yung mga ano ni Andrew Tate eh. Diba? Wag na natin bigyan ng sound. Yan, meron siyang pera dito. Diba? Tapos siya. Naka... Yan, no? Yan yung mga... Yan ang idea niya sa kung anong tingin niya kay Andrew Tate. Oh. Di ba? Parang superficial. So, yan yung may ano school. Oh, tapos ngayon, ginaya niya si Andrew Tate na, kasi merong Hustler Academy. Be siya, one of us. Si, okay. Ano, si Andrew parang Tate. Parang networking, eh. Ah. So, ngayon, itong... meron, hindi ko alam kung ano tuturo niya dito sa The 1%. Yan yung nag-demanda kay Nico David dati. Isa siya doon. Malamang paano magbukha ang iglesia ni Cristo. Ayan. Nakaslacks. Nakaslacks. No? Naka-polo shirt. Si Gold Nagal. No? Si Gold Nagal eh. Sinanood ko kagabing. Ayaw mag-ano eh. Mag-paunla ka ng aming imbitasyon eh. Busy-busy daw eh. Ayan si Gold. Etong si... Pero ano yun lang natin to? Si Jonah. Jonah. Balik natin. I-post na lang natin dito. Yan. Ayan. So, etong si Jonah... Hindi ko alam kung anong good luck na lang sa ano niya sa pagiging kung anumang ginabalak niya sa universe. Pero ano siya, hindi ko alam kung naiintindihan niya talaga si kung ano Andrew, si Andrew Tate. Pero ginagawa niya yung visuals, 'di ba, na ganyan ba pormahan talaga niyan dati, mukhang iglesia. Hindi. Ano 'yan, hindi. Parang basketballista ang pormahan niya, 'di ba? Parang hindi ko siya nakikita. Oh, so mukha kang iglesia ngayong hayop ka. Anyway, itong si Jonah, yan yung isang example na parang gumagaya lang doon kay Andrew Tate. Pero hindi ko alam kung pag tinanong mo si Jonah kung anong ibig sabihin ng Marxism. Ano ba ang kapitalismo? Malamang kaya niyang i-Google yan, Je. Diba? Mali mo alam naman niya. Uh-huh. Pero it's ano eh. Ang nangyayari tuloy... Parang ayoko namang tawaging scam, no? Pero parang sabi mo na nga, ganun na nga. Hindi ko kumbaga parang parang bro, tignan mo tong kalbong to, ang angas, gayahin mo nga.
Yan, ganun, may tropang gumawa niyan sa kanya. Kaya sa, gina, ano, sa parang kay Andrew Tate, no? Habang nag-iinuman sila, pre, tingnan mo to. Andrew Tate, pre, gayahin mo. Daming views. Pwede mong gayahin, tol. Daming views nito, ha. Patangkad ka rin, tol. Oo. Hindi ka nga lang kalbo, tol. Ito, tol, no, may polo shirt ako, tapos relax. Mukha kang sasamba. Go. So, ganun. Ganun. Pero, yun lang ang punto ko. May madaming naka-white socks ka pang hayop ka pa daw wait, 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 black socks ka. Wait, wait, wait. Ano, ang punto ko is may mga gumagaya na hindi naman hindi niya naiintindihan yung ginagayahan niya na yung unang ginayahan. And then ngayon, may gagaya ngayon kay kay ano, kay Jonah. Oh, diba? Tama. Maraming mga batang so, ganyan. Yan. So yung mga fans ngayon ni ano ni Jonah na hindi naman kilala si Andrew Tate, oh. 'Di ba? Siya magiging modelo ngayon. Para oh. Sa East diba? Siya. Importance so, ng media, no? So pa so pa rundown ng pa rundown yung ano. Hanggang sa maging Kenkoy na. 'Di ba? So, mangyayari, mukhang tanga lang yung ano, yung wala tayong magagawa. Engot masculinity na yan, hindi na yan toxic masculinity. Yun lang ang ano. Pero, basta Jonah, kung saan man, nasa iyong iglesia. Yan mo na yan si Jonah. Trip niya yan. Mag-black socks kang hayop ka. Trip niya yan. Trip black socks kang kung hindi, pero kung ano, kung mag, kasi business niya yan eh. Mag-black socks ka. Okay. Okay. Okay na. Tapos na. 1 hour na yan. Yun na muna. Okay. We are out. Ilang hours? Yun. Ilang hours tayo.